Controversial na pangalan, controversial na personalidad, controversial na appointment. Si Mocha Uson ay nakapanumpana at nagsimula na magtrabaho bilang board member ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB. Change and reform sa MTRCB, yan ang pangako ni Mocha Uson. Bago ang pagpasok ni Uson sa MTRCB, ano-ano na nga ba ang pagbabago na ipinatupad ng kasalukuyang namumuno rito sa pamumuno ni Attorney Toto Villarreal? Kami ay nagtanong, kami ay nagusisa. Ako si Alvin Barcelona at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Nagdulot ng ingay ang appointment ni Mocha Uson bilang board member ng MTRCB. Kilalang supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mocha, kaya ang totoo, hindi na nakakagulat pa ang appointment nito. Ang tanong na mga kumukwestiyon sa appointment ni Mocha, karapat dapat daw ba ito sa ahensyang tulad ng MTRCB? Inalam ni Erwin Aguilon ang unang ilang araw ni Mocha sa MTRCB. Narito ang kanyang report. Pinasalamatan ng kilalang sex guru na si Mocha Uson ang pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang board member ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB. Sa kanyang statement, sinabi ni Mocha na tinanggap niya ang posisyon dahil sa nakita nitong masalimuot ang industriya ng pelikula at telebisyon. Bukod pa niya rito, ang nabalitaan niya na marami na ang tumanggi sa nasabing pwesto dahil sa mababang sweldo, kaya anya naisip niyang tumulong. Gayunman, nilino ni Mocha na kinuha niya ang posisyon sa kondisyon na hindi siya tatanggap ng sweldo at bagkus ay ibibigay na lamang ito sa Duterte's Kitchen at sa DSWD. Nangako si Mocha na hindi totoo ang sinasabi ng mga bumabatiko sa kanya na magiging malasuwa ang MTRCB sa pagkakatalaga sa kanya sapagkat ang una niyang gagawin ay ang pagtatanggal ng soft porn sa TV primetime. Napag-iwanan na ang industriya ng Filipino films. Matapos naman makapanumpa kay Pangulong Duterte, dumalo sa board meeting si Mocha sa MTRCB. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng publiko sa appointment ni Mocha. Ayon sa security guard na si Arthur Loyola, walang magagawa ang sambayanan sa pagkakatalaga kay Mocha sa MTRCB dahil ito na ang napili ng Pangulong Duterte. Umaasa naman ito na sa kabila ng pag-upo ni Mocha sa board, may mga aral lalo na sa mga bata ang ipapalabas sa mga TV at pelikula. Yung mga ipapalabas sa TV or sa sinehan, wala nang mga bastos or kalaswaan na makikita ng mga bata. Para naman kay Paula Ortiz, civil engineering student ng University of the Philippines Diliman, ang appointment kay Mocha ay taliwas sa kung sino ito at paano ito nakilala. I think it's a very contradicting idea because MTRCB sila yung nagre-regulate, and then sa past parang siya yung known as someone na nagko-contribute sa mga videos na dapat fini-filters. Dapat din daw ikinukonsidera ang background ng isang tao sa pagtatalaga sa isang posisyon. Parang ang nangyari, nung na-realize ko, parang naging based on popularity na lang siya. Kasi siya yung nakikita sa Facebook. So parang naisip na kaagad ng government na karapat-dapat siya kaagad and influential siya. So, and I think it's not really good kasi ang kailangan is kung ano yung kailangan professional ka talaga dun sa work na yun. Gayunman, tiwala pa rin ito
na magagawa ni Mocha ang kanyang trabaho. I'd like to give her a chance, sana, kasi, well, siguro hindi naman natin ma-judge based on the past experience ng person. So, and since parang dedicated naman siya, nakita ko sa MMFF, and I think that's a good start for her. Nabigla naman si Dan Caldo, isang public administration student sa UP Diliman, sa appointment ni Mocha. Nakakabigla kasi parang kailangan kasi may background ka muna doon sa ano, doon sa ginagawa mo before ka mag ano, before ka pumasok doon. Or kung ano, kung papasok ka man doon na baguhan lang or what, kailangan magsimula ka muna sa ibaba para malaman mo kung ano yung talaga yung mga kalakalan, bakit nga ba ganito yung mga rules and regulations, mga premises ng doon sa bawat teleserye na pinapalabas sa bawat station. Sinabi nito na mali ang appointment kay Mocha dahil sa pagiging sex guru nito. For now, hindi. Kasi yun nga, pagkakalam ko kasi is more on sa sexual ano siya. Naniniwala naman si Brian Gonzalez, journalism student sa UP Diliman, na makakaapekto sa mga pasya ni Mocha sa board ang pagiging lantarang taga-suporta nito kay Pangulong Duterte. Problematic siya in the sense na yung affiliation niya right now with ano with President Rodrigo Duterte, yung reputation niya bilang isa sa mga nagli-lead ng propaganda machine ng administrasyon, given na at that time na may war on drugs na very controversial at maging yung pagmaskara sa mga statements ng Pangulo, very problematic yon kasi pwedeng maka-apekto yon sa magiging decision niya sa pagpili or pag-assess ng mga pinapalabas sa movies sa television. Positibo naman si Gonzalez sa mga posibleng gawin ni Mocha, pero panawagan nito sa publiko maging mapagbantay. Let's give her the benefit of a doubt na ililessen niya sa form. Maybe this is her form of redemption. Pero we have to be vigilant as well kasi hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. Pinayuhan naman ni Loyola si Mocha na mag-focus ito sa kanyang trabaho at alisin na ang dati niyang gawi. Pag-igihin na lang niya at lahat ng ibinabato sa kanya na na hindi kaaya-aya na noong dancer pa siya, ngayon baguhin niya na. Payo naman ni Caldo, maging kapakipakinabang si Mocha, lalo na sa mga kabataan sa pag-upo nito sa MTRCB. Sana yung pagka-appoint sa kanya is gawin niya talagang gawin niyang responsibilidad yon bilang gabay na sa kabataan din na nanonood ng bawat teleserye. Iba-iba man ang pananaw ng sambayanan sa appointment ni Mocha Uson sa MTRCB. Karamihan ay umaasa na may gagawin itong mabuti kasama ng mga mamamayang Pilipino, kamay ay magbabantay sa mga kilos at galaw ni Mocha, gayon din sa kanyang mga magiging pagkapasya. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Holdover position si Atty. Toto Villarreal bilang chairman ng MTRCB. Marami ng pagbabagong ipinatupad si Villarreal sa MTRCB kasama ang members ng board. Ngunit may mga kailangan pa pang pagbabago sa MTRCB? Kung meron, ano mga ito? Hatid ni Ricky Brosas ang kabuang detalye. MTRCB o Movie, Television Review and Classification Board. Sangay ng gobyerno na naatasang magklasipika ng mga pelikula at palabas sa telebisyon maging ng mga publicity materials. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. November 28, 2012, nang italaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Ateneo de Manila University Law Professor
na si Eugenio Toto Villarreal bilang chairman ng MTRCB. Siya ang pumalit sa binakanting posisyon ni Grace Paulia Manzares na nooy tumatakbo sa pagkasenador noong 2013 elections. Hanggang ngayon, si Villarreal pa rin ang pinuno ng ahensya. Pero, kumusta na nga ba ang MTRCB matapos ang mahigit apat na taon niyang panunungkulan? Well, vibrant, patuloy ang paglilingkod sa industriya. Napakaraming mga ideya, napakaraming mga initiative, ika nga ng ating mga board members. At kumbaga ay we look forward to a very fruitful year ngayon 2017. Ayon sa kanya, marami ng pagbabago ang nangyari at mangyayari sa MTRCB para sa ikabubuti ng industriya ng pelikula at telebisyon, higit lalo pa sa kapakanan ng mga Pilipinong manonood. Kabilang sa mga isinusulong nila ngayon ay ang pagpapatupad ng batas tungkol sa closed captioning. Well, yung iba dito ay naumpisa na, no? Una ay linunsad na nga yung batas tungkol sa closed captioning. At ating inatlathala na yung implementing rules and regulations during a 5-year period ito. At kumbaga ay magiging mas accessible ang mga palabas sa telebisyon, lalo na po particularly sa free TV, kung meron pong may closed captions. Ang closed captions po ay kumbaga ay imi-mirror yung mga sound na dapat ay na nakokomprehend lang po yung nakakarinig. At hindi ito lang subtitling, kundi minsan may nakalagay pa dyan na glass crashing, waves in the background. Kumbaga, so that there will be a complete na experience for those who are hard of hearing. Bagaman dagdag na trabaho anya ito para sa mga movie at TV producers, ay magbibigay daan naman ang closed captioning para sa kapakanan ng mga Pilipinong manonood, lalo na ng mga kabataan. Dahil dito, may pati rin sa pelikula naman, ay kumbaga pinapaigting pa rin natin yung matalinong panonood. In fact, we see a flourishing, no? Yung paggamit ng rules namin. Halimbawa, noong Metro Film Fest, merong isang pelikula na ang original niya ay R-13. Ngayon ay because meron tayong bagong rule, ika nga na pwede ka magkaroon ng ibang version ng iyong pelikula as long as ito ay na-review ahead at clear sa publicity materials, yan po ay pwede rin ipalabas. At ngayon ay may dalawang version na sila na matutungayan ng ating mga manonood. Papalakasin pa rin natin ang tinatawag na matalinong panonood dahil ito'y kumbaga, ang kanyang fulcrum or yung kanyang foundation ay sa Filipino family. The Filipino family should be able to determine the type of entertainment, most especially that it will see, most especially the children. Ipinaliwanag naman ni Villarreal ang papel na ginagampanan ng MTRCB salig sa Presidential Decree 1986. Ang role ng MTRCB, kumbaga malinaw yan doon sa batas na ginawa, unless na magkakaroon ng ibang may amendan yung batas. Una ay yung review and classification, at syempre kaakibat dito to make sure that the review and classification system is followed. Kung ngayon may mga rules tayo sa standees, may rules tayo sa age appropriateness, may mga pagdevelop, pagkilala sa tinatawag nating alternative venues, like for instance buses, ferries, yun ang mga alternative theatrical venues. Pero meron din tayong developmental mandate. At ito ay nandun sa PD 1986 that we also have the mandate to help in the development of the film and television industries. Sinabi rin ito na ang esensya ng PD 1986 ay ang pagpupulis mismo ng mga movie at TV producers sa sarili nilang mga programa o proyekto, o kung tawagin ay self-regulation. Kapag may sigalot, ang una natin pong ginagawa ay yung tinatawag nating best practices conference to know where they are coming from. At papalakasin pa ho natin yan dahil before po, di ba, siguro naabutan natin na medyo minsan adversarial yung
dating mga many years back, yung mga proceedings, ngayon po ay naka-anchor siya doon sa remedial measures. Of course, hindi nawawala kung kailangan po magpataw ang MTRCB. Pero mas maganda na nanggagaling ang measures doon mismo sa mga creatives. Okay. And then, yan ang spirit ng PD 1986, self-regulation. Sa katunayan, noon lamang umanong nakarang taon ay nagkaroon sila ng kasunduan sa Philippine Dispute Resolution Center para naman paigtingin ang tinatawag na Alternative Dispute Resolution. During our watch, ang napansin kong lalong lumakas ay yung pagkumbaga, yung inisyatibo ng mga stakeholders, whether film or television, to remedy the situation themselves, to collaborate more with the NTRCB. You know, it's very easy, let us say, to pay a fine. But to have a change in orientation, to make your program more child-friendly, to follow more the safe harbor period for children, which is actually provided for in another set of laws, yung tinataguyod po ng National Council for Children's Television under the Children's Television Act of 1997, nandun po yung ating tinatawag na safe harbor period. Doon, iikot sila at the same time, yung pagiging more creative, the type of shots, the type of dialogue, etc. Ika nga, if let us say, the so-called regulators, every time that there will be no more need for us, or we step aside and just empower our stakeholders, I think that would be a greater mark of success rather than the number, let's say, of fines or suspensions that you are able to meet on the stakeholders. Samantala, paglilinaw naman ng opisyal na hindi nila sakop ang pag-regulate sa mga news programs maliban na lamang kung ito'y sinamahan ng komentaryo. You have to go to the PD 1986, and if I'm not mistaken, it's either Section 6 or Section 7, which says that everything that is shown on television should go through the MTRCB except for two things: straight news or newsreels, and second, those exhibitions or other publication shows that are exhibited or produced by the government of the Republic of the Philippines or any of its departments, agencies, or instrumentalities. So, for example, if a particular, a national leader, for instance, is in a live press conference, that is straight news. Yes. And therefore, that is not covered by MTRCB jurisdiction under PD 1986. May motto proprio power din anyang MTRCB na magpataw ng parusa o mag-imbestiga sa mga programa sa telebisyon o pelikula na lalabag sa itinatadhana ng batas kahit pa walang reklamo na ihahain sa kanilang opisina. Kapag halimbawa ay may mapansin kami, or let us say, merong hindi, kasi pag sinabing complaint under our rules of procedure, ang complaint talaga is supposed to be subscribed under oath, written and under oath. Dahil bakit under oath? Then magpapatawag ka ng isang entity kung ikaw, patawagin kita. Tapos ang sa pad paper lang nakalagay yung reklamo sa'yo, pero ikaw, todo kitang ihahain sa isang hearing. Lugi ka naman nun. Diba? So the law has that certain kind of mechanism which will allow for a certain solemnity so that we are assured that your time is not wasted. This is something that we can talk about and as to which you will be given due process. Samantala, para naman anya sa mas matalinong panonood ay dapat pag-usapan ng mga mag-anak kung anong uri ng pelikula o palabas sa telebisyon ang panonoodin. And that's the whole point, because the MTRCB cannot be in the lap of each and every parent. Kumbaga, you are able to determine yung pamilya kung ano yung akma dun sa inyong sensibilidad, yung kakayahan ng bawat bata upang madetermina kung ano yung medyo kaya niya. Kasi kaya yung bata pinangalagaan dahil hindi niya naranasan yung tinatawag na vicissitudes of life na kompleto. Okay. Maging ang DTT o Digital Terrestrial Television katulad ng Inquirer 990 TV ay saklaw na rin ng MTRCB para i-classify ang mga palabas dito.
Pero ayon kay Chairman Villarreal, dapat talagang pairalin ng bawat Pilipino ang matalinong panonood. At para naman sa mga magulang, dapat gabayan ang panonood ng inyong mga anak, lalo't mas malawak na ang kanilang access sa mga palabas. Ang mga pelikula at palabas sa telebisyon, ika nga, ay salamin ng ating buhay. Ito ay kadalasang nakaangkla sa ating kultura, uri ng pamumuhay at tradisyon. Bawat isa sa atin ay malayang nakapamimili ng mga gusto nating panoorin. Dahil dito, malaki ang tungkulin ng mga gumagawa ng palabas na siguruhin ito naaangkop sa bawat manonood. Ang tanong ngayon, kontento ka ba sa iyong napapanood? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brozas. Review and classification, itong pangunahing trabaho ng MTRCB. Ang sabi ng ilang sektor, lalo na sa sektor na may kinalaman sa sining, ito ay isang forma ng censorship. Sa pag-usad ng panahon, nagbabago ba ang pamantayan ng mga nararapat o hindi nararapat na panoorin o palabas sa pelikula at telebisyon? May report si Isa Avendano Umali. Napapaiyak ka ba o kinikilig sa mga teledramang pinagbibidahan ng iyong mga paboritong artista at love teams? Napapahalakak sa mga sitcom? O napapatalon at napapahiyaw sa mga eksenang maaksyon sa serye man o pelikula? Aminin, marami sa ating mga Pilipino ganyan. Parte ng pamumuhay ang mga panoorin sa telebisyon at pelikula. Subalit sa paglipas ng panahon, may mga nagbago na sa panlasa ng mga Pilipino pagdating sa sining na ito. Senyorita, sorry ho, hindi ko sinasadya. Ano sorry ha? Ikaw, kahit kailan, tatanga-tanga ka. Hindi ko sinasadya, senyorita. Sumasagot ka pa, sasagot ka pa. Si, bobo! Yun ka, bobo ka! Tanga. Sinong hindi makakakilala kay Clara Este Gladys Reyes? Marami sa mga na-addict noon sa kanyang teleserye, kinamuian ang kanyang karakter. Nagsimula sa showbiz sa murang edad at hanggang ngayon ay aktibo pa rin bilang artista. Bukod dito, tumatayo pa siya bilang isa sa mga board member ng MTRCB. At kung usapin sa panlasang Pinoy sa mga panoorin, may case siyang sumagot hinggil dito. Well, palagay ko, iba-iba ang panlasa nating mga Pinoy. Ano? Pagdating sa panonood ng telebisyon, gayon din sa panonood ng pelikula. Pero common na kasi sa mga Pilipino na, kumbaga, inaano muna kung ano yung magugustuhan, lalo na kung kasama yung pamilya, no? Kung ano yung magugustuhan muna ng mga anak. Siyempre, yun yung una sa ikinokonsidera, no? Kapag may kasama silang mga bata. So hanggat maaari, it's a wholesome family movie. Ngayon, kung kayo dalawang mag-asawa, maaari kayong manood din ng isang medyo may kabigatan na tema, di ba? Na maaaring para lamang sa mga matatanda o parang adult team. Pero gayon pa man, palagay ko sa panahon ngayon, ano, nag-iiba na rin talaga yung panlasa ng mga Pilipino, di ba? Hindi lang yung basta matatawa sila at ma-entertain sila sa buhay, kundi at the same time, yung meron ding kabuluhan, ano? May kabuluhan na nakaka-relate tayong mga Pilipino, pero hindi rin naman yung paglabas mo ng sinihan, lulugulugo ka, di ba? Kundi yung masasabi mong, sabi nga, yung nandun na tayo sa point, yung matalinong panonood. Ayon kay Reyes, marami ng pagbabago sa industriya at isa na rito ang pinakahuling Metro Manila Film Festival o MMFF. Well, una na lang sa lahat, no, itong nakaraang MMFF, di ba? Isa sa naging malaking pagbabago yung pagpili ng mga pelikula na kalahok sa MMFF. So, hindi na ito yung traditional na katulad ng maraming taon na lumipas, di ba? Na ika nga, kasi pag MMFF, ang target nila unang-una sa lahat, yung mga bata. Pero ang ano nga doon, ang syempre ang MMFF, hindi lang naman para sa mga bata, di ba? Kundi para sa buong pamilya. So, this time, kinater niya yung lahat ng pwede sa panlasa, ng mula sa bata, matanda,
nanay, tatay, ganyan, para sa buong pamilya. Maliban dito, inamin ni Reyes na ibang-iba ang taste ng mga binansagang millennials pagdating sa TV shows at movies. Ah, oo, syempre, kasi ngayon mga millennials, ano? So iba na yung mga iba na rin yung panlasa, 'di ba, ng mga kabataan ngayon. And with this presence of social media, of course, isa pa yan na minsan, syempre, kung sa amin, hindi namin ipinapalabas o nagkakuha ng X na rating. Pero kung gagamit naman sila ng internet at ma-access nila anytime, mag-google nila, mapapanood pa rin nila, di ba? Kaya, yung sa amin nga, tulungan nyo kami. Kasi hindi naman kaya ng MTRCB po. Eh, no? Mabaga, pagdating sa bahay, pagdating sa kung saan man, magulang dapat ano, yung nandun para gumabay dun sa mga anak nila, lalo na sa mga maliliit na bata. Kasi may guardian sila, kailangan na kailangan po na nandun sila, gabayan sila sa panonood. Para naman sa veteranong direktor na si Maning Borlaza, may hatak pa rin ang mga artista para maging patok ang anumang palabas o pelikula dito sa Pilipinas. Pagdating si Star, syempre, malaking bagay yon. Dahil dito sa atin, star system eh. Dito, pag magyayayaan ng mga manunood, halika, manood tayo, palabas na yung kay Vilma. Halika, manood tayo, palabas na yung kay Nora. Halika, oy, manood tayo, palabas na yung kay Sharon. Ganun sila. Sa Amerika, hindi. Oy, manood tayo mamaya, ha? Showing na yung kay Hitchcock. Oy, sa, mamaya, manood tayo, ha? Yung showing na yung kay Logan. In other words, sila, yung production, yung director, yung scriptwriter, yun ang kanilang binabantayan at yun ang kanilang binabayaran. Kung noon, pinipilahan ang mga obrang pinagbibidahan ni Nora, Vilma at Sharon. Ngayon ay pumapalo sa takilya ang mga pelikula at tumataginting ang ratings ng mga palabas ng millennial love teams na Kathniel, Jaydin, Aldab at Liskien. Pero sa kabila ng pagbabago sa paraan ng pagpoproduce, pagsusulat at pagdidirect ng mga palabas sa TV o big screen, kahit ang hanay ng mga sumisikat na artista, gagawin pa rin ng MTRCB ang kanilang mandato. Ano nga ba ang approve at hindi approve na material? Sa television, kasi very accessible yan, ano? Meaning, isang pindot lang sa remote niyan, maaari nang maka-access sa iba't ibang channels, ano, sa television. Kaya ganun na lang tayo kaingat bilang mga board members sa pag-review ng mga material sa television lalo na. At isa pa nga dito, bilang isang magulang, ako rin mismo, no, sabi nga, I always wear the parents' hat kapag ka nag-review ako. Iniisip ko, ito ba ay nababagay na panoorin ng anak ko? Kasi meron din akong anak, edad mula 6 years old pataas, ano? So, iniisip ko na kagad kung ano yung kapakanan ng mga batang nanonood. Kaya, ang ano dito, syempre, yung mga sa tingin natin, para kasi silang sponge, ano? Lalo na yung mga nasa formative years ng mga bata. Madali nilang ma-absorb ano man yung ipinapalabas, ano man yung naririnig nilang salita, ano man yung nakikita nila. Kaya, dapat ganun tayo ka-vigilante bilang mga magulang, ano? Lalo na kung ano yung maaari lang natin ipapanood sa kanila at yung hindi pa maaari nila mapanood. Sexually inducive dialogues. Angry dialogues na para bang handa nang pumatay yung character. Eksenang halos magpatayan na sa paglalaban. Mga eksenang puro paninira at puro pag-aaway. Lalong-lalo na sa mag-asawa kung nadidinig ng mga anak. Ayun, nakalista nga yun dun sa aming ano. At ang mga bagong pumapasok sa produksyon, pag nadidinig namin, nagpo-produce ganito, nagpo-produce ganon, pinadadala namin yon ng yellow book namin para meron naman silang guide. Yung iba naman, kusang humihingi. Pumupunta sa office at humihingi para malaman nila. Hindi na mawawala ang pagkahaling nating mga Pilipino sa mga palabas sa TV at pelikula. Drama man yan, comedy o action. At kahit reality TV programs, aminin natin na tayo'y nahuhook at tumututok. Naririyan ng MTRCB
may tungkuling magbantay sa mga panoorin. Pero gaya nga ng kanilang laging paalala, patnubay ng mga magulang sa kanilang mga anak ay kailangan. At sa gitna ng pagbabago, sana'y marunong din manimbang ang mga Pinoy audience sa nararapat at hindi nararapat na panoorin sa TV man o puting tabing. Bayang nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako si Isa Avendanio Umali. Kasabay ng pagtuon ng pansin sa gawain sa ahensya ng pamahalaan tulad ng MTRCB ay ang pagbibigay ng pansin din sa iba pang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pelikula, telebisyon at sining sa kabuuan. Kumustahin natin ang mga pagbabago sa iba pang ahensya tulad ng Film Development Council of the Philippines at National Commission on Culture and the Arts sa ilalim ng Duterte Administration, 6 na buwan matapos siyang magsimula sa pamumuno. Change has come. Nararamdaman na nga ito sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte maging sa larangan ng pelikula, telebisyon at sining. Sa unang pagkakataon, naging usap-usapan ang mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Sa halip kasi ng mga fantaserye at may temang pambata, malaman at malalim ang tema ng mga pelikula na nakasama sa katatapos na MMFF Festival. Todo suporta ang ginawa ng Pangulo sa larangan ng sining. Bukod dito, mga baguhang mukha ang itinalaga sa Film Development Council of the Philippines, sa Movie and Television Review and Classification Board at maging sa Metro Manila Development Authority na siyang punong tagapangasiwa sa Metro Manila Film Festival. Ayon kay Liza Dino, chairperson ng Film Development Council of the Philippines, magandang oportunidad ang MMFF Festival para maipakita ang mga pelikulang gawang Filipino. That's precisely the reason why we are providing this opportunity for the independent films to be shown in this particular festival. Yun naman po talaga yung goal natin ngayon. It's really to develop the audience and bigyan sila ng opportunity para makakita pa ng iba't ibang tema pagdating po sa mga pelikula na meron ang ating bansa. Siyempre po, alam naman po natin na normally ang mga nabibigyan lang po ng chance sa commercial screens ay ang mga mainstream films na normally ang mas appealing, mas universally appealing and mas commercially viable. But there are so many films. Napakarami pong themes ng pelikula natin all over the Philippines. Even from the regions, you can find really different and unique stories. And I think this opportunity to open this film festival for all and concentrate on artistic excellence is a good move for the Metro Manila Film Fest. Maging ang sexy star na si Mocha Uson na nagsilbing MMFF ambassador ay tumulong na rin para maitaguyod ang anyay mga pelikulang may magandang kwalidad. Alam naman po natin na napag-iwanan na ang industriya ng Filipino films ng ibang bansa at ang layunin po ng MMFF ngayon ay itaas ang kalidad ng pelikula na pwede po nating ipagmalaki sa ibang bansa. Ngayong taon na po ang pagbabago at kailangan din po natin ng pagbabago sa film industry po natin. Marami po magagaling na mga filmmakers, ngunit hindi po ito nabibigyan ng suporta ng ating gobyerno at ng masang Pilipino. Ngunit ngayong may opportunity na po na suportahan, na sinusuportahan na po sila ng gobyerno, kailangan pong tangkilikin din ang mga films dito sa MMFF ng masang Pilipino. At tutulong po ako sa social media at sa mga iba pang paraan para po hikayatin yung ating mga kababayan. Ayon naman kay MMDA Chairman Tim Orbos, kahit na hindi gaanong kumita ang mga pelikulang kalahok sa festival, mistulang panalo pa rin ito para sa kanilang hanay dahil nagkaroon ng pagkakataon na maipamalas ang mga artistic Filipino films. Para naman kay Cesar Montano, na bagong talagang Chief Operating Officer ng Tourism Promotion Board,
Dapat na paunla rin ang Subic bilang entertainment complex at mala Hollywood hub. Katunayan, sinabi ni Montano na idiniganan niya ito kay Subic Bay Metropolitan Authority Head Martin Dino. Bukas naman anya si Dino sa panukalang gawing Universal Studios ang Subic. Ilan sa mga panukala ni Montano ay ang magkaroon ng rides na hango sa tema ng Harry Potter, Despicable Me, Minion Mayhem, Waterworld at iba pa. Pero lahat ng ito ay mga plano pa lamang. Ibig sabihin, mas makabubuting hintayin na lamang sa susunod na taon kung magagawa ito ni Montano. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Chona Yu. Maliit na ahensya kung tutuusin ang MTRCB kung ikukumpara sa iba pang tanggapan ang pamahalaan. Ngunit hindi ba itatanggi ang malaking impluensya nito sa paghubog ng individual, pamilya at lipunan sa kabuuan. Ang kontrobersiya ng pagpasok ni Mocha Uso na hindi dapat na makabulabog sa mahalagang papel na ginagampanan ng MTRCB. Dapat pa nga ay magsilbitong hamon, hindi lamang sa panig ni Mocha na kinukwestiyon ang kakayanan at karapatan, kundi sa bawat opisyal at kawani ng MTRCB sa kabuuan. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si Alvin Barcelona.